Oh yeah. Hi, hello po. Ito na naman po si Kuya. Magbibigay po ako ng mga ilang tips kung paano po mag-format ng computer. Ito po ang gagawin ko ay pakatutulong po doon sa mga nag-aaral at sa mga baguhan pa lang na magpo-format ng computer para sa kanila po ito. Kasi doon sa mga marunong, hindi na po natin kailangan turuan sila dahil sila ay marunong. Para po ito sa inyo. Panoorin po ninyo. At bago po ako mag-format ng computer, gusto ko po munang batiin yung mga nagturo din sa akin ito at gumabay. Yung dati kong mga kasamahan dyan sa trabaho ko, sila Junira, si Rico, at saka si Ali Majid. Sila rin po ang mga nagturo sa akin ito. At i-share ko rin po sa inyo para sa mga hindi pa marunong. Okay, tuloy na po natin. At kung magustuhan po ninyo ang video ito, huwag pong kalimutang mag-like, mag-share, at saka supportahan po ninyo yung channel ko. Sige po, umpisa na natin. Ayan guys, bago natin ituloy, kailangan muna nating ikabit yung mga kailangan ikabit dito sa computer. Ito po, may mga kulay itong wire na to. Meron din po kulay yan. Ayan. Ito. Dito po natin ikakabit siya. Magre-repair tayo. Magpo-format ng computer. Kabit na rin natin itong internet cable. At saka yung DC niya kahit na huli na pen. Gamitin natin itong USB yung para doon sa ito, sa mouse. Para dito kabit natin. Kabit na muna natin itong wire. Yung pong ibang mga computer, hindi lahat. USB yung ginagamit. Meron din pong katulad nito para dito sa keyboard. Ito naman po PS to. Ayan. So ang gagamitin natin ay itong USB kasi wala po siyang PS to. So kakabit natin. Okay, naikabit na po natin. Dahil po itong computer na ito ay walang DVD player, kakabitan din po natin siya. Kasi yung iba pong mga nagpo-format, lalong-lalo na doon sa mga magagaling talaga, sa USB na sila naglalagay ng kanilang pang gamit pang format, yung OS. Eh sa akin po, ang gamit ko po ay DVD. Ito po. Kaya kailangan natin ang DVD player. Kabit na rin natin siya. So, may CMF. Kailangan natin ito dito ilagay. Para umabot. Hindi mahirap-hirap. Kasi iba itong fan. Yan, kailangan natin ng suporta dito para hindi malaglag. Saka natin ilalagay itong itong kanyang headset doon sa kulay green. Tapos may pink. At para din doon po sa mga
Halimbawa, nag-corrupt yung inyong PC. Pagte-testing kayo, tanggalin nyo po muna ito. Yung para dun sa hard disk. Kasi, minsan, pagka yung patay sindi yung ating computer, nagkakaroon po ng cause ng pagkasira yung hard disk. Kaya ang gawin po ninyo, tanggalin nyo po muna ito. Yan, tanggalin nyo po muna yung kanyang pinaka-wire. Power, tanggalin nyo po muna para hindi siya masira. Palagay na po natin yung power. Tapos, testing natin kung gagana. Yun, may lumabas na, nakita niyo yan, continue press 1 key. Ibig sabihin, gumagana po yung kanyang motherboard. So ang gagawin natin, papatayin ulit natin yan para ikabit natin yung hard disk para makapag-umpisa na po tayo. Ano po? So papatayin muna natin. Ang gawin nyo, continue na lang muna dito sa power. Ngayon, nabunot na natin yan. Ibig sabihin, wala na siyang power. Pwede natin ilagay itong ito doon sa hard disk. Kasi na-testing na natin.